whether or not na mabuhay si Lolo, criminal pa rin ako. Ang pinagkaiba lang nun, pag nabuhay si Lolo, ano? I'll be dead in everybody's eyes. And that's it for me. Hindi ka makukulong. At gano'n ka kasigurado na hindi ako makukulong? Iimbitahan lang po namin kayo sa presinto para makakuha po kami ng fingerprint samples. Hindi ako sasama! I was the one who requested for your fingerprint sample. May angal ka? Alam mo, sir, kasabihan ng mga matatanda, mga ganyan ang mahal natin sa buhay. Switch? No. No, hindi pwede. Hindi pwede mabuhay si Lolo. No. Zoe, what's wrong? Si Lolo nag-cardiac arrest. Pero napakagaling na doktor ni Doc Carlos at ni Doc Annalyn. Sigurado ako, gagawin nila lahat para matulungan ang Lolo mo. You have to have faith, Zoe. Maraming salamat, Officer. Wala po nga naman, Ma'am Giselle. O, paano po? Balik na po ako ng opisina. Sige po. Salamat po ulit. O, ano? Happy ka na. Nakunan ako ng fingerprints. Bakit parang may utang na loob ba ako sa'yo? Oo naman, di ba? Kasi hindi ko nga alam kung para sa mo gagamitin yun, eh. My gosh, Moira. Can you just stop with the maang-maangan? Your crimes are soon going to be exposed because karma's catching up with you. Ay nako, Giselle. Ayan ka na naman sa mga karma mo. You know what karma is? Yung nangyari sa inyong magkapatid. Tsaka nangyari sa dad mo. That is karma. Zip it, Moira. Alam ko na may kinalaman kayong mag-ina sa nangyari sa papa. Can you please leave Zoe out of this? At bakit naman hindi? Kanina pa ba magmamana ng kasamaan ng anak mo? Eh di sa'yo. Leaving so soon? Ano naman ang gagawin ko dito? I have better things to do than to hang out sa presinto. Like what? Covering your tracks? Para hindi mabuko yung krimen ninyo na ginawa ninyo sa papa ko? She said, I already gave the police my fingerprints. Ano ba bang kailangan kong gawin to prove to you that Zoe and I are innocent? Na wala kaming kinalaman sa nangyari sa papa mo? Then tell me why you did it. Bakit ninyo dinukot si papa? Bakit niyo siya sinaktan? Tell me! Instead of focusing your energy on making baseless accusations, I think you should be beside your father. He is fighting for his life. I think he needs you now. Hello? Lynette? Ma'am Giselle? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba kay Papa? Ma'am Giselle? May nangyari po kasi kay Sir Pepe. What? Goodness gracious, Lynette, just tell me what happened! Nag-cardiac arrest po siya, pero sinubukan pong i-revive sila ni Annalyn, pero nakomatose po siya eh. Hindi po nila alam kung kailan po siya magigising. Okay, I'm on my way. Namatay si Papa? You would love to see my father dead para hindi niya kayo maisuplong sa police. Leave me alone!
So, may sinadjust ko lang naman yun kasi gusto ko maligtas si Lolo. Masyado ka kasing bida-bida. Alam mo kung hindi ka nakainam, edi sana hindi na koma si Lolo. Kahit kailan pinapakain na may rake! Kasalanan mo to! Kasalanan mo to, Annalyn! Kung di dahil sa'yo, hindi nagkaganon si Lolo! Alam nyo, buti na lang talaga, no, nakaligtas si Don Pepe. Palaban din kasi, no? Kaya lang, hindi niya nasabi sa atin kung sino yung mga nananakit sa kanya. Ayun lang, oh, kung may alam siya. Baka di rin niya nakilala kung sino kumuha sa kanya. Kaya sana talaga magkamalay na si Sir Pepe nang sa ganun, malaman na natin kung ano pa talaga ang nangyari sa kanya. Lynette, yun ang hindi natin alam. Kasi matanda na rin si Sir Pepe. At matagal na wala ng oxygen ang utak niya bago siya na-revive. Kaya may possibility-ting hindi na siya makarecover. Ay naku, huwag naman po sana. Sana makaligtas si Don Pepe. Kung ako mamamatay, ayoko yung ganun kamatayan. Hala, Chang, ano ba iniisip nyo? Kamatayan nyo agad? Diyosa, hindi naman ako bata na. Pero kung mamamatay ako, ayoko nung ganun. Dinukot, sinaktan, pagkatapos nahulog sa bangin. Kawawa naman si Don Pepe. Basta, ayoko nung ganun. Chang, pwede ho ba tumigil na kayo? Pwede na pong isipin yung kamatayan ninyo. Sa ngayon, ang importante magdasal tayo na sana magkaroon na ng malay si Sir Pepe. Nang sa ganun, malaman na talaga natin kung sino ba talagang may gawa nun sa kanya.